for today's vlog ay may bisita po tayo ngayon. Sila po ay mga teachers ng Manggahan High School. Manggahan High School po ba, ma? Ayan, sila po ay magtatayo din ng hydroponics na lettuce. Kaya nagbibisit siya sa ating garden, sa Tita Edna's rooftop garden. Ma, pakilala po kayo, ma'am. Po si Ma'am Riza de Guzman. Hi, Ma'am Lore Pesinson from Manggahan High School. Yay! Ma'am, mag-aaral sila ng hydroponics. So, tuturuan natin sila ngayon partially lang. And then, later, yung mga iba't ibang question nila ay sasagutin natin. So, good morning! Good morning! Dito sa May Bunga, Pasig City, sa Tita Edna's Rooftop Garden. May plastic na nagamit din. Yun sa UV plastic, ma'am, sa harvest po kasi is isang rolyo niyan is 45,000. Pero kung hindi ka naman gagamit ng isang rolyo, bago po kayo magpatayo, kung halimbawa ay magpuput up kayo ng greenhouse sa bahay ninyo, ay kukunan nyo muna yung sukat ng greenhouse, kung ano ang sukat noon, saka nyo ibibigay kay harvest. Kasi kay harvest, pag once na bibili po kayo ng mga materials, kagaya ng C-channel, ng zigzag wire, ng UV plastic, is ibibigay nyo po muna ang sukat sa kanila kasi sila po, yung mga engineer ng harvest, ang nakakaalam ng tamang sukat. Kasi hindi naman pwedeng bibigyan kayo ng maling, ng sobra-sobra. Kasi masasayang yung pera, masasayang din yung mga materials. 10 days po. Transplant, harvest. Ah. Opo. Yung ano po, ma'am, yung pagta-transplant po niyan is 15 days after sowing. So, pag after 15 days na po, sa kanyo lang po siya pwedeng ilipat sa kagaya nito. Sa NFT o kaya doon po dito sa Kratky. Ito, dito. So, ngayon walang laman yan dahil na-harvest na nating lahat. Dahil sinusupply natin sa isang sanggipsalan. May mga sanggipsalan tayong hinahawakan. So, ayan, naibenta na namin. Kaya wala na laman. Ito naman po ay pure plain water na ito. Kasi sinasuggest po dyan ang mga nag-hydroponics. Once po na ito ay for harvest na, kung halimbawa ito ay 30 days na, so pangbenta na siya. Bago nyo po yan ibenta, ang tawag doon ay flushing. Ililipat nyo po dito sa plain water para matanggal yung pait. 3 days po. 3 to 5 days po. Bago nyo kainin o kaya ibenta. Opo. Kasi po, pag hindi po kayo nag-flushing, mapait po yan. Ano yung pinakamagandang brand na ano natin? Ang i-recommend ko po sa inyo, yung halimbawa, kagaya nga, nung nakaraang kasi tag-init, ang ginami, ang tinanim ko talaga lalik. Si lalik medyo matibay sa init. So si Junction natutunaw. Ang dami niyang tip barn. So pwede siguro kapag, si Junction kapag maulan? Pwede po naman. Basta may sunlight po, ma'am. Kasi kagaya nito, ngayon maulan, rainy days ngayon, no? Pero may sunlight pa rin. So, parang mas gusto ni Junction yung ganyan eh. Yung ganyang season. Opo. Ilang araw po dapat? Oras na kailangan may araw. Mga ano po, mga 6 a.m. 6 to 7 a.m. hanggang mga 4 p.m. po. Ng lunch. Paano pag, kunyari sa school namin, parang 9 to 12 lang may araw din sa location nyo. Hanapin nyo po yung location nyo na mas marami talagang araw. Araw talaga kailangan. Kasi may alam ako, may kilala akong nag-set up niya, nasa ilalim ng puno. Wala pong nabuhay. Sa aquaponics pwede pa yun kasi baka hindi hindi sila pwede sa arawan masyado. Okay, pag nabawasan yung puno dun sa atin, may araw. O yun, ma'am, ang gawin nyo na lang tinatabas kagaya nun sa amin. Ayan, oh. Ayan, anong tawag dyan? Kayo mito. Ang dami pong sanga niyan eh, namumunga yan. Dami nga kumamunga. Ang ginawa ng husband ko, tinabas ng tinabas. Yung area doon, 10 feet by 28 yung sa harapan ng school, doon namin balang ilagay. Opo. So, kailangan, alam namin muna lahat ng measurements bago ibigay doon kay harapan. Opo. Alam naman ng karpintero yun eh. Kumuha kayo ng magaling na, kasi yung gumawa po nito, karpintero at saka yung nagwe-welding, anong tawag doon? Welder. Yun. Tapos po ito, ma'am, magtanong muna, pasukan nyo muna sa karpintero yung area nyo,
Tapos magtanim na, pwede mo naman po kayo mag-message kay Katanim, mabait naman po yun. Sumasagot po siya. Sumasagot sa, kagaya nito, ito galing kay Katanim yan, o. Oh. Yung, ano yan, yung plano nito. Ay, opo. Bago ako nagpagawa nito, nung nagpa-welding, kinuha, humingi muna ako ng advice kay Katanim. Mabait naman po yun. Tapos yung mga tuna box, ma, meron na po kayong ganito? Meron po kami, ano, built-in, parang, Nangyayin po ang size, pero gawa sa kahoy. Tapos kinoveran na lang namin ng lona. Lona? Ay, kagaya niyan, ma'am. Ayan, lona po yan. Ayan. Yung ano ko. Parang ganyan, kaso kahoy lang. Opo, kahoy lang din po yan. Na taas po kaya ito? Ilang inches po ba ito? Hindi ko po alam po ilang inches, pero yung iba kasi, para makatipid sa nutrient solution. Binabawasan nila ito. Kung ilang, mga 1 inch. Siguro 1 inch. Kasi ganito ko laki yung 1 inch eh. Parang yung sa amin kasi ganito lang. Ah, ganyan na talaga. Oh, may nabibili po yata ang ganun na talaga eh. Tapos pala yung ano nito. Okay lang ba yung plastic yung gamitin namin na ganito? Kung kakasyas dito. Okay lang magalit yung plastic cup. Hindi styro. Isukat nyo muna. Kasi ang napagawa namin na butas, mas maliit dito. O di plastic na lang gamitin nyo. Okay lang. Hindi po. Check niyo po muna kung kakasya dito. Gano'n po ba kalalim dapat yung tubig? Pagka po bagong tanim, dahil eto, habang tumatagal kasi ito, nauubos. Nauubos yung tubig. Dapat po hanggang dito. Yung tubig? 30 liters po ginagamit po. Hindi yung tubig po, pag bagong, pag ililipat na sa growing medium. Di ba ito, growing medium na kunya. Opo. Yun nga po, ma'am. Ililipat na siya hanggang 30 liters. Ang laman ng ito. Ayaw ko na yung iba. Mula dito. Siguro dalawa. So, 60 liters ilalagay naman. Opo. Kasi yung iba ginagamit nila. Opo. Yung iba po, 28 liters ginagamit. Eh, ilang araw lang yan. Wala na. Kukunti na. Nabawasan na. Hindi na lang. Hindi nakakasipsip ng sapat na nutrient solution yung ano. Pero pwedeng dagdagan na ito. Opo. Dagdag lang din ako ng dagdag dyan eh. Yung ginagawa ko. Kapag na ganito, 30 liters. Ayun sa ating kahoy kasi yun. Bilangin nyo nila po, ma'am. Ilan halimbawa, sa isang timba, kagaya ng timba ko na pula na yun, may anong laman yan ay ano, apat na pichel, 4, 8, 16 liters. Ang laman ng isang timba na yun. Bilangin nyo nilang po, ma'am. Kasi pag di nyo binilang yan, hindi nyo makukuha yung tamang sukat ng nutrient solution na gagamitin. Isa yata ay 1.5 liter ang kailangan. Per head. Opo. Pero hindi rin ako nag-aano dun eh, nagbabase ako dun eh. Kasi kulang din natin. Opo, ganun ang ginagawa ko. Okay, thank you so much. Ito naman ma'am, pag na-set up nyo na po ng maganda, kahit din nyo na yung check mayat maya, silip-silipin nyo lang. Tapos po, pag may question po kayo ma'am, pwede nyo po ako i-message. Okay, opo, mag-message na lang po kayo. So ayan guys. Salamat din po ma'am sa pagbisita. Yan ang ating mga bisita na nag-tour sa ating greenhouse. Picture mo na lang doon sa iyo para kunyari. Ay, ito yung guys, nakaalis na po ang ating mga bisita, ang mga teachers ng Manggahan High School dito sa Pasig. So ayun, maisingit ko lang guys din dahil gustong-gusto ko talaga itong sabihin at ipaalala na God has always a perfect timing talaga. Napakabuti ng Panginoon kahit ano. Kasi matagal ko nang pinagdadasal din na sana ano, kasi for harvest na yung mga lettuce ko. Then ayan, may binigay ang Panginoon talaga, napakabuti. Kasi kanina, masabi ko lang guys, kasi kanina papunta sana ako ng palengke. Ang tagal-tagal kong nakatayo doon sa harapan ng tindahan namin. Hindi ako makasakay-sakay dahil ang lakas ng ulan, tapos may kulog-kulog pa, may kidlat. So ayan, na-realize ko talaga napakabuti ng Panginoon dahil biglang may lumapit sa akin na dalawang teachers at nag-i-inquire about dito sa hydroponics, dito sa akin, sa aming greenhouse. So ayan, at tinanong ko sila, sabi ko, ma'am, saan niyo po nalaman na may ano dito, may mga hydroponics na lettuce? Sabi niya,
sila daw ay taga-Manggahan High School and subscriber pala sila ni Katanim. Nagpa-follow sila kay Katanim. So ayun, napanood pala nila kay Katanim na minsan ay na-featured tayo dito ni Katanim Marvin Baisa. So ayan Katanim, maraming salamat po. Gusto ko pong iparating sa inyo ang pasasalamat sapagkat na-featured niyo ako, tuloy ay nalaman nila, maraming nakaalam. Yun, dahil sa dami na subscriber niyo, 100,000 ang mga subscriber niyo. So maraming salamat po dahil maraming nakakaalam na marami na dito sa Pasig na nakakaalam na may hydroponics pala talaga dito sa May Bunga Pasig. So nandyan ang mga lettuce na fresh and crispy and non-pesticides na mga lettuce. So doon sa tindahan namin, doon po sa tindahan namin din eh, syempre nagdi-display tayo 24 hours na gumagana yung ating tindahan ng 24 hours doon na may mga lettuce na naka-display. So ayan, malakas naman, actually malakas dahil nakakailang baba din ako ng mga lettuce sa araw, pero pa yung sa gabi. So ayan, ang buti-buti ng Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan sa kabila ng ating mga pagkukulang. Pero at least alam natin na may mga pagkukulang tayo sa Panginoon. So, papasalamat tayo sa Diyos dahil laging na may perfect timing talaga siya sa mga blessings niya and sa guidance niya sa atin. So, ayun guys. Thank you po. Maraming maraming salamat din pala sa lahat ating mga subscriber. Sa ating as of now is 1,400 plus na mga subscriber. Hindi po yan natin mararating kung hindi sa tulong nyo, sa tulong ng Panginoon at sa tulong nyo sa akin. So ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa akin, click nyo lang po ang notification bell, then share. Maraming salamat po. Thank you po. Bye bye and God bless po sa ating lahat.